Unang-una, ako po ay nandito sa pangalan ng ating commander ng Joint Task Force Central at 6th Infantry Division ng Philippine Army na si Major General Yusdado Carion, Armed Forces of the Philippines. Nais ko po munang batiin. Unang-una ang ating Honorable Mayor ng Sultan Pidarat, si Honorable Dato Shamim Mastura. Mayor, morning. Pinabati ko rin po si Honorable Nurhayan na Mastura Naik, ang ating Vice Mayor, ma'am. Ang mga miyembro ng Sangguniang Bayan, Honorable Gaddafi Marugan Alhaj, sir. Honorable Omar K. Bakar. Honorable Abbas D. Ahmad. Honorable Saman El Abdul. Honorable Nasser Ali. Honorable Nurain Mastura Kanapon Alhaj. Honorable Narayanan Otto, the ABC President. Gusto ko rin pong batiin si Dato Tumagandang Sainal ni Mucha Raja Sabuayan. Si Dato Muhammad Jaime Sukor, Yumla Emba Dalimbang Sabuayan. Sir, morning. Dr. Ibrahim M.B. Alhaj, DepEd Sultan Kudarat District 2 Supervisor. Sir, morning. Ang ating academic sectors, local government unit sectors, people of Sultan Kudarat, at yung ating pong OIC ng tourism from BARM, si Ma'am Shalimar Candao. Ma'am, good morning. Ang mga estudyante at ang mga kabataan, mga bisita, magandang umaga sa ating lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Good morning. Sultan Kudarat, the man, the leader, the place or the municipality. Ano po ang kailangan para maging people of Sultan Kudarat? This place and the people living here, especially Sultan Kudarat, has a rich culture, unique customs and traditions with strong character and charisma of the Maguindanaoan that is admired by the world. Tayo po ay dito ay ina-admire, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Sa katunayan, during the earlier times, sabi sa history, Sultan Kudarat, the ruler, the leader, as recognized by the Spanish government, yung mga Dutch sa Netherlands, yung mga Ternateans sa Indonesia, ganun din yung mga Bruneians ng Brunei, Sulus, native ng Sulon and Visayas and Samar. Tinitingnan si Sultan Kudarat as a renowned leader with a strong sense of political organization. Relatedly, according to Spanish, Diaz spoke of Sultan Kudarat as a man of great courage, intelligence, and wisdom. Likewise, Spanish Jesuits in the past acknowledged him as the man of faith who respects other religion. Through generations, yung legacy po na pinasa ni Sultan Kudarat sa mga tao, the people of Sultan Kudarat, as practiced in their daily lives, has evolved to have a distinctive culture, practices, spiritual and colorful customs and tradition. Today, as we are celebrating the third Kudaraten Festival, I admire everyone, lalo-lalo na po yung mga elders, yung mga leaders, and the people of Sultan Kudarat who never ceased, hindi nyo po tinigilan na ipreserva at maging catalyst ng napakayamang kultura at tradisyon para sa mga susunod ng mga henerasyon. Sabi nga ni Mahatma Gandhi, sabi niya minsan, a nation's culture resides in the hearts and in the soul of the people. Ang ibig ko sabihin yan, hindi po ito pakitang tao lang,
kundi ito po ay nananahan sa inyong mga puso, at dahil ito ay produkto ng inyong napakagandang kultura at tradisyon. Be the modern Sultan Kadratan that you are in your own ways. Keep your hearts burning to sustain the dynamics of solidarity, oneness, among the diversity of people's ideas. Iba-iba po tayo ng mga ideya, pero ito po ang nagpapalakas ng ating pagkakaisa. Have the courage to defend the peace and to have a lasting one. Kami po sa AFP should work with you as partners to build a strong community with understanding, love, and respect for each other. Your rich and colorful culture, customs, and tradition should help every Maguindanaoans bond together as one family and establish a strong community. Let this culture and traditions be the foundation of values na ginagawa nyo sa pang-araw-araw, especially the youth and the younger generations. Let it be the sword and shield against the challenges in the community as you turn these challenges into a better opportunity to obtain a better and common goal, peace, progress, and development, which is for the good of everyone and for the betterment of the community. Remember that our efforts today will determine the future of tomorrow. Kami po sa Armed Forces of the Philippines ay ang inyong kapartner para sa kapayapaan at kasaganaan. Meron tayong pag-iba-ibang reliyon, kultura, ideology, and beliefs. Pero hindi dapat ito maging hadlang upang maging partner tayo to attain our goals. We should work together towards a better future. Sa pangalan po ni Major General Diosdado C. Carrion, Armed Forces of the Philippines, ang commander ng Joint Task Force Central, at sa pangalan ni Major General Nathaniel Y. Casem, ang commandant ng Philippine Marine Corps, muli ang aming taus-pusong pagbati galing sa 1st Marine Brigade. Maligayang ikatlong Sultan Kudratin Festival. Maraming salamat po. Mabuhay ang Sultan Kudrat. Mabuhay tayong lahat.